Ano ang pinaka nakakakilabot na bagay sa mundo? Mga multo ba? Halimaw ba? Hindi. Ito ay mga sinumpang bagay. Ang mga bagay na ito ay tiyak na magdadala ng sakit at pagdurusa sa sinumang mapalapit sa kanila. Sa video na ito, ay tatalakayin natin ang tungkol sa ilan sa mga pinaka-isinumpang bagay sa mundo. Mula sa isang nagmumultong painting, hanggang sa isang sinumpa na manika, pinagsama-sama namin ang isang listahan ng sa mga pinakamapanganib na isinumpang bagay sa mundo. Halika, pero huwag mong sabihing hindi ka namin binalaan. The cursed Basano vase. Ang Basano vase ay inukit sa pilak noong ika-15 siglo ng isang babaeng Italiano sa gabi mismo ng kanyang kasal. Nang gabi ring iyon, natagpuan siyang patay habang hawak ang plorera. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang plorera o ang vase ay ipinasa mula sa isang miyembro ng pamilya patungo sa isa pa na paong bawat isa ay nagkaroon ng hindi napapanahong kamatayan. Hanggang sa naitago ang vase sa kasamang palad, noong 1988 muling natuklasan ang plorera na may nakasulat na, "Mag-ingat! Ang plorera na ito ay nagdadala ng kamatayan." Ang kadena ng mga pagkamatay ay nagpatuloy sa bawat bagong nagmamay-ari nito na nagresulta sa parami ng paraming pagkamatay. Na-idonate pa nga ito sa ilang mga museo. Bawat isa ay tumatangging kuni ito dahil sa nakikitang sumpa nito. Hindi pa alam kung saan siya nananatili. Ngunit pinaniniwalaan na siya ay inilibing sa isang gawa sa tingga na kabaong sa isang hindi pa malamang lokasyon. The Maori Warrior Mask. Ang Maori Warriors ng New Zealand na nabuhay noong sinaunang panahon ay gumagawa ng mga maskara bago pumunta sa laban. Ayon sa paniniwala ng mga Maori, ang bawat tao na namamatay sa labanan ay iniiwan ang kanyang kaluluwa sa isa sa mga maskara. Kakaiba, di ba? Kahit na ang mga maskara ay tila ba hindi banta sa mga kalaban, na pag-alaman sa paglipas ng panahon, ang mga buntis na babae na lumalapit sa mga maskara ay dumadanas ng mga komplikasyon o iba pang mga hindi magandang pangyayari. Maraming mga maskara ang nakalagay ngayon sa isang museo sa New Zealand. Nakadisplay ito na may kasamang babala na ang mga buntis na kababaihan ay hindi dapat lumapit sa maskara para na rin sa kanilang kaligtasan at kanilang mga sanggol. Hindi kailanman na ipaliwanag kung bakit ang pinaghihinalaang sumpa ay tila nakakaapekto lamang sa mga buntis. Pero mas mabuti kung huwag iisipin na isang pamahiin lamang ito. Kaya huwag mo nang subukan. The Cursed Tomb of King Tutankhamun. Ang libingan ng 19 na taong gulang na Egyptian pharaoh na si Tutankhamun ay masasabing isa sa pinakasikat na sumpa sa kasaysayan. Ang libingan ni Tutankhamun ay natuklasan ni Howard Carter noong 1922. Ang sino mang maglakas loob na pumasok sa libingan ay sinasabing mamalasin, magkakasakit o mamamatay dahil sa tinatawag na Pharaoh's Curse. Ang Howard Carter Expedition ay isinumpa at halos lahat ng miyembro ng ekspedisyon ay namatay sa di maipaliwanag ng mga pangyayari. Ang unang biktima ng sumpa ay si Lord Carmarthen na siyang pinagmula ng pondo ng excavation team. Nakagat siya ng infected na lamok at namatay 4 na buwan matapos bumisita sa libingan. Ang iba pang pagkamatay na sumunod ay sa isang radiologist na kumuha ng x-ray ng mami ni Tutankhamun. At ang 10 iba pang mga tao naman ay pinaniwala ang nagpakamatay, binaril o nilason sa loob ng ilang buwang pagbisita sa libingan. The Curse of Iceman. Ang mami ni MOKZ, na kilala rin bilang The Iceman, ay natuklasan noong 1991
sa Udzal Alps sa Italia at sinasabing nagmula sa isang lalaking nabuhay noong mga 3000 BC. Ang kanyang katawan ay napanatili ng isang glacier na nakapalibot sa kanya matapos mamatay dahil sa exposure. At nung mahukay ang kanyang labi, ang mga taong konektado sa pagtuklas ito ay madalas na namamatay sa mga marahas na aksidente. Lahat ng itong pagkamatay, kabilang ang forensic pathologist na si Rainer Hahn na namatay sa isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan upang magbigay talumpati tungkol sa Iceman. Ang mountaineer na si Kurt Fritz na namatay sa isang avalanche at ang hiker na si Helmut Simon na natuklasan ang taong yelo sa paglalakad kasama ang kanyang asawa ay namatay pagkatapos mahulog mula sa isang mapanganib at nakatagong daan na maaring iugnay sa Iceman o ang Curse of the Iceman simula nang ito'y matuklasan. The Angriest Man Painting. Nabighani sa kagandahan nito at misteryosong naakit dito si Sean Robinson. Bilang isang bata ay gumugugol na maraming oras sa pagtingin sa painting ng The Angriest Man sa basement kung saan ito itinago ng kanyang lola. Matapos pumanaw ng kanyang lola, minanan siya ng painting. Pagkatapos ay kasama niya ang kanyang pamilya at nagpa siya na isabit sa dingding ang painting sa kabila ng ilang usapan tungkol dito nilang mag-asawa. Ngunit kung nakinig lamang siya sa kanyang asawa, ang bahay na tinitirahan ni Sean ay nagsimulang makaranas ng mga kakaibang paranormal na pangyayari. Mga pintong humahampas sa kalagitnaan ng gabi na sinusundan ng mga nakakatakot na hiyawan na tila naghumula sa kung saan. Ngunit ang pinakakagimbal-gimbal na karanasan sa lahat ay ang mga bangungot na nararanasan ng bawat membro ng pamilya gabi-gabi mula nang ibitin nila ang painting. Nabigla namang gumigising sa kanila sa kalagitnaan ng gabi. Nang hindi na makayanan ni Sean at ng kanyang pamilya ang mga pangyayari, nagpa siya silang imbestigahan ang pinagmula ng painting at natuklasan nila ang isang bagay na mas nakababahala pa kaysa mga paranormal na pangyayari. Ang pintor pala na nagpinta ng The Angriest Man ay nagpakamatay. Ngunit bago siya nagpakamatay, inihalo niya ang kanyang dugo sa mga pinturang langis na ginagamit niya sa pagpipinta. Nang malaman ito ni Sean, agad niyang inalis ang painting. Ngunit nasa basement pa rin ito sa Cumbria, England hanggang ngayon. The D-Book Box. Noong 2001, isang lalaking nagngangalang Kevin Manis ang bumili ng wine cabinet na na-auction sa internet at agad nagsimula magkaroon ng mga nakakatakot na bangungot tulad ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Nagpasya siyang ibigay ang cabinet sa kanyang ina na na-stroke ng araw ding yun. Simula noon, ang lahat ng nagmamay-ari nito ay nag-uulat na mga kakilakilabot na karanasan simula nung kinuha nila ang cabinet. Ang huling nagmay-ari nito na si Jason Haxton ay nagkasakit ng kakaibang kondisyon sa balat na iba sa pangkaraniwan. Galing ang box mula sa taong nakaligtas sa Holocaust, pinaniniwala ang sinapian ni Dibok, isang maligalig at karaniwang masamang espiritu na pinaniniwalang umuusig at sumasanib sa mga nabubuhay sa mitolohiya ng mga Hudyo. Nang malaman nito, nagpasiya si Haxton sa tulong ng mga lokal na rabbis o Jewish leaders na itago ang kahon sa iba upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Ngunit ang kanyang alamat ay nagpapatuloy. Kaya sa susunod na magbubukas ka ng bote ng alak, mag-isip-isip ka na. Crying Boy Painting. Ang painting na The Crying Boy
ay nilikha ng isang artist na nagngangalang Giovanni Bragurin noong 1950s. At sa maikling panahon lang ay naging sikat ito o sa halip ay kilalang kilala. Sa paglipas ng mga taon, ang painting na ito ay napaka-popular, ginawa ng maramihan at nakadisplay sa maraming tahanan sa buong United Kingdom. Gayunpaman, mabilis na naiulat na marami sa mga bahay na meron ito ang misteryosong nasunog o nilamon ng apoy. Ngunit kahit na ito ay nakakatakot, ang pinaka-nakababahalang bagay dito ay marami sa mga bahay na merong painting ng The Crying Boy ay napag-alamang hindi man lamang nasunog o inabot ng naglanganit na apoy. Inakala ng ilan na ang mga sunog na ito ay ganap na nagkataon lang. Ngunit ang mga hindi napinsalang painting ay hindi pa rin maipaliwanag hanggang sa kasalukuyan. Ano? Natakot ba kayo? Ako rin eh. Marami pa tayong kwentong kababalaghan at katatakutan. Kaya subscribe na para hindi ka mahuli sa ating mga bagong video. Maraming salamat!